Sa loob ng 20 taon kumpanin nila sa San Diego, kilala ko ng halos 6,000 taong nila na itunuring kong aking mga anak. Ngunit nung napalitan ako bilang pura, ilang hermano at tresoro lamang ang nakapit sa akin. May kinalaman po bang inyong sinasabi sa pag-aangkat ng tabako? Ang reformang ginawa ng ministro ay hindi tama. May katotohan po bang paniniwala ang mga Pilipino ay mangmang na naging sanhi ng mabagal na pag-ulan ng bayan? Anong ininyo si Ginoong Larua? Kung mahigit pa sa kamangmangan ng mga indyo. Ginoo, alalakanin natin tayo na sa bahay ng isang indyo. Si Kapitan Tiago ay hindi kabilang sa mga itinuring na indyo. Mag-iba ang iyong palagay kung makatikim kayo ng tinola. Ang tinola po ba ay parang prutas na luto na maaring maging sanhi ng pagiging makakalimutin ng tao? No, Loteria. Ang tinola ay ginisang na manok na nilahokan ng upo. Naparito ka para sa walang kwentang layunin. Di po ba kayo nasisiyan sa 20 taon yung paniniraan sa San Diego? Hindi! Paano nangyari iyon? Ako na may ilang buwang tumira sa kabiling ay labis na lungkot sa pag-alis ko doon. Ngunit inisip ko na lamang na sa paglipat sa akin ay ang aking pinuno sa ibang lugar ay para sa aking kabutihan. Marili, yun ba wala? May kalayaan ba mga pare? Napasama na ang bayan at kaya maraming kapahamakan nangyari at ay dahil sa pagkukonsinti ng mga opisyal sa mga erehe na kalaban ng Diyos. Ano po ibig ninyo sabihin? Sabi ko ng malinaw ang ibig kong sabihin. Na kapag nagtuo kayo isang kura ng bangkay ng erehe sa libingan para ipatapon, hindi siya dapat pakialaman o para sa akin maging tanghari. Padre, ang general ay viceril patrono. Anong viceril? Anong patrono? Kung nangyari ito noon, inaladkad na siya sa hagdan gaya ng kay gobernador. Bustamante na walang turi sapagkat iyon ang kapaunahan ng tunay na pananampalataya. Tumigil kayo. Bukas na bukas rin ay makakarating ang inyong mga sinabi sa general. Okay, umalis na kayo ngayon din. Kahit gamitin nyo pa ang aking karwahe. Huwag nyo nang pagtalunan ang mga bagay na walang dahilan. Iba ang sinabi ni Padre Damaso bilang pare sa kanyang sinasabi bilang tao. Kayo na ang bahalang magsuri ng pangyayari, Padre Sibilya. Totoong wala si Padre Damaso sa San Diego noong nangyari payagan ng kanyang kodyutor na mapalibing sa libingan ng isang marangal na lalaki. Maaring totoong siya hindi nangumpisal, ngunit ang pagbintangan na siya ay nagpakamatay ay walang katotohanan at hindi batayan upang pahukay ang kanyang bangkay at ipatapon sa ilog. May pananalig ang taong ito at may bugtong na anak sa pinag-aaral sa Europa. Kaya hindi lubos na mapapaniwalaan ang bintang na pagpapakamatay. Nakaabot ito sa kalaman ng Kapitan General. Sa lalot madali, ipinapalipat si Padre Damaso sa may maunlad na bayan. Dinaramdam kong maungkat ang isang maselang bagay, ngunit kung mas nakabuti ang iyong pagkakalipat. Anong nakakabuti? May mga bagay na nawaglit at nawala sa paglilipat tulad nito. Anong masasabi ninyo sa may-ari ng bahay? Hindi pa ako napapakilala sa kanya. Hindi na kailangan magpakilala dito dahil si Santiago ay mabuting tao. Siya nga pala si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng namatay kong kaibigan. Kakarating lang niya galing sa Europa. Ikinigagalak ko makilala ang kura ng aming bayan, ang matalik ng kaibigan ng aking ama. Pagpatawad niyo po ang pagkakamali ko. Hindi ka nagkakamali, binata. But hindi ako kailanman naging matalik ng kaibigan ng iyong ama. Tunay ka nga ba, anak ni Don Rafael Ibarra? Ligayang pagbabalik, Ginoo. Sana ihigit kayong mapalad sa iyong ama. Nakilala ko ang iyong ama at masasabi kong napakabuti niyang tao. Maraming nangangailangan ng tao na ang natulungan niya. Marami pong salamat sa mga papuri niyo sa aking ama. Ginoong Ibarra, nais kong ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako si Kapitan Dino, taga-Tondo, kaibigan ni Kapitan Tiago at ng inyong ama. Kung inyong mamarapatin, ay nais ko kayong imbitahan sa pananghalian bukas. Kinagagalak ko kayo makilala, Ginoo.
Maraming salamat at pagpatawad yung hindi ko magawang tunguhin ang inyong liberasyon sapagkat uwi ako sa San Diego bukas. Siguro naman po ay hindi nyo ako bibiguin sa ibang pagkakataon. Handa na po ang mga pagkain. Kayo na po ang po, Padre Damaso, sapagkat kayo ay nakatatanda at mataas ang katungkulan at kapangyarihan. Hindi naman ko katandaan, mas nararapat po kayo dahil kayo ang kuramang bayang ito. Musunod lamang po ko sa inyong pinag-uutos. Hindi ko pinag-uutos! Kapitan Tiago, saluhan nyo kami! Huwag ninyo akong alalahanin. Ang pagsasalong ito ay pagpapasalamat sa Birhen, sa inyong pagdalo. Para, ilang taon ka na nang nawala dito sa Pilipinas? Halos 7 taon po. Kung gayon, malimutan mo ng Pilipinas. Hindi po, ako marahil ay malilimutan ng aking bayang. Samantalang lagi ko namang naaalala ang aking lupang sinilangan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? 1 taon rin akong hindi nakabalita sa Pilipinas, ni hindi ko nabalitaan ng pagkamatay ng aking ama. Maiba tayo. Anong bansa ang nakita mo at naibigan? Kapuri-puri ang mga bansang aking napuntahan kung hindi sa alang-alang ang pagmamahal sa bayan. Ang kaginhawaan at kahirapan ng isang bayan ay kaugnay ang kanilang kalayaan at kagipitan. Yan lamang ang matutuhanan mo. Kahit batang paslit ay alam niya sinasabi mo. Pagpaumanhin yung lahat na ako'y musmus pa rin kagaya ng dating madalas silang magsalo ng aking ama sa aming maralitang hapag. Ako'y aalis na po. Ikaw pala, Eduardo. Lagi mo ba akong naaalala? O sadyang naging mga kalimutin ka na dahil sa mga magagandang gilag na nakilala mo sa mga sa iyong paglalakbay? Paano kita malilimutan? Kayo ang tinig mo at narinig ko mula sa gubat ng Alemanya. Inuusan ko lagi ang pangalan mo kahit saan da ako ang mapadpan. Bilang parusa na ang tinanggap ko mula sa aking kompresyon na nagsabing kalimutan ang sa ngunit hindi ko magawa. Nakalimut ako sa aking tungkulin, kailangan ko na pang bumalik sa Santino. Ngayon ang araw ng pag-alis ko. Nakalibing pa lang nitong hinukay natin. Kaya naman pala ang baho, hindi ko na ito matagalan. Para kang taga-tribunal sa sobrang selan. Noon nga may bangkay sa aking pinahuhukay at 20 taon. Palang itong nililibing. Ang lakas ng ulan noon at namatay ang dalakong ilaw. Nakakakulabot naman ang sinasabi mo. Magandang umaga po. Itatanong ko sana kung alam niyo po ba kung saan nakalibing ang aking Don Rafael Ibarra. Sinabi sa amin ng aming utusan na mayroon daw itong krus na palatandaan, ngunit hindi na namin ito makita. Malaking krus po ang inyong palatandaan. Isang krus na may inukit na dibo at taling yantok. Opo, yun nga po. Ang krus ay sinunog ko na. Sinunog? Yun po ay pinag-utos ng kurang malaki. Nasa napuntod ng aking ama. Alam ko alam niyo naman kung saan yun kahit wala na itong palatandaan. Ano? Wala pang 1 taong inililibing ang hukay na hinanap namin? Bakit di nyo hukayin? Yun po ay pinag-utos ng kurang malaki at dahil siyang ilipat ito sa libingan ng mga inchi. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Huwag na po kayo mag-alala. Hindi ko naman po inililibing sa libingan ng mga inchi ang bangkay ng iyong ama. Pwes, asan na ito? Ginapon ko po ito sa ilog. Ano ginawa niyo sa bangkay ng aking ama? Wala akong kinalaman sa sinasabi ninyo. Sabi na ng totoo! Bakit tinutukoy niyo po ang kurang na pinilitan ko na si Padre Damaso? May permiso na po kuming umuwi. Hindi ba kayo maaaring umuwi? Ngunit, tahimik! At ikaw, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo isunusoli ang ninakaw mo! Kuya, kapatayin kaya ako!
buksan niyo po ang pinto, Enhan. Anong nangyari sa'yo? Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Saan si Crispin? Nasa kumbento po. Ha? Anong ginagawa niya doon? Kinuha po siya ng sakristan ngayon at pinapintang ang nagnakaw. Makapaging Diyos, ligtasin po ang aking anak. Nais ko po sanang kunin mo ang sahod ko sa sakristan mayor bukas, pati na rin mo si Crispin. Maaari ko bang makausap kami? Hindi siya maaari nga talahin ngayon dahil may sakit ko. Kung ganoon, ay maaari ko bang makita ang aking anak na si Crispin? Crispin, hindi ba't umuwi na siya sa inyo? Si Basilio lamang ang naroon at alam kong naiwan dito si Crispin. Naiwan nga dito si Crispin, pero matapos magnakaw ay tumakas din. Huwag kang mag-alala, naisuplong ng anak mong mas masahol pa sa kanyang ama sa mga Guardia Civil. Ano mang oras ay dadakitin na siya. Nasaan na kayo? Mga anak ko! Crispin! Basilio! Ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Crispin! Basilio! Dala na kayo! Mga anak ko! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Nandito na ang nanay! Bakit ako, Ibarra? Ang daming ibang babae dyan na pwedeng mahulog sa'yo sa isang tingin mo lang. Huwag mo ikumpara sa sarili mo sa iba, nag-iisa ka. Marahil yun yung rason na hindi kita mapakawalan. Magaling kang magsalita. At kaya ko din tapatan ng gawa. Mas mabuti na siguro patunayan ko sa'yo. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Mahal ko, tinulungan ako ni Elis makatakas. Mahal. Patawarin mo ako dahil naging masama ang loob ko sa'yo. Hindi. Ako dapat ang hindi natawag sa'yo. Kapag nalaman mo na... Na ano? Natawag ko si Pato ba? Ha? Paano? Kailangan kita. Mahal ko. Babalikan kita, Maria. Makakapaghintay ka bang muli? Kahit ilang taon pa ang paulit-ulit, hihintayin kita. Hindi. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala. Disaster! Disaster!
Crisostomo! Maya Clara? Darito Santos ang aking pangalan. Siya nga pala si Clarice, ang aking kasintahan. At ngayon lang ulit kami nagkita, makalipas ang 10 taon. Ang ganda ng Nolimi Tanghere. Tiyak na magugustuhan din ng aking kapatid na basahin ito. Mga binipini, mauuna na kami dahil may faculty meeting pa kami. Sa mundong aking ginawa.